Ang paksa naman natin ngayon mga kapatid na may kaugnayan sa nalalapit na pagtatapos ng taon. Kaya may title yan na Welcoming the New Year in Everything, Give Thanks. Ang mga versyon ng Biblia na gagamitin natin, ang bagong ang Biblia, na rin ang tawag dyan, King James Version sa English, maliban na kung babanggitin. Marami tayong version na gagamitin ngayon. So, Welcoming the New Year in Everything, Give Thanks. Parang dalawang lesson to, no? Welcoming the New Year at nandun yung sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo. O magpasalamat kayo. Yan yung kinuha natin mga kapatid sa mga salita ni Apostol Pablo, yung kalahati ng aralin natin. So dalawang bagay ito yung lesson natin. Welcoming the New Year and mag-new Year. At in everything give thanks. Dahil iko-combine natin yan sa pag-welcome natin ng bagong taon. Pag-alis natin ng lumang taon ng 2020, papasok sa 2021, eh, samahan natin nung sinasabi ni Pablo na in everything, give thanks. Hindi lamang dahil sa magbabagong taon, kaya in everything, give thanks. Kundi, ang totoo niyan, kahit walang bagong taon. At sinalita ito ni Pablo, hindi naman dahil mag-New Year. At wala naman celebration din ng New Year noong panahon na yun. At wala sa isip ni Pablo New Year nung sinulat niya ito. Sa unang Thessalonica, ang sabi nito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So pag-aralan natin mamaya, doon muna tayo sa unang bahagi, yung welcoming the new year. Alam nyo, may nakuha ako dito sa internet na sabi nito, 10 ridiculous, interesting Filipino New Year traditions. Ano yung ridiculous? Yung nakakatawa na interesting Filipino New Year tradition. Mga tradition daw. So, meron siyang 10 inalad dito. Yung reference ko, yun nandun, no? Yung www.senroms.com blog post Filipino New Year Traditions. Yung nasa ilalim, gusto nyo ma-verify. So, hindi ako may sabi nito, pero sinasangayon ako rin ito dahil madalas ko rin ipaalala ito eh, sa mga kapatid eh. Kapag last Sunday of the year na, tuwing December na last Sunday, nagpapaalala ako palagi tungkol sa mga tradisyon natin ng mga Pilipino na dapat marami rin eh, dapat iwasan natin sa pag-celebrate ng New Year. E nakakita ako nung isang araw, nung inahanda ako ng lesson na ito, nakakita ako sa internet at kinuha ko. Diyan din, no, sa loob ng vlog na yan, sabi, 10 New Year traditions in Philippines that shows it's more fun in the Philippines. Isinulat niya ito dahil natutuwa siya. Sa kanya, okay lang yun. Okay lang din yun. Sige, karapatan niya yun. Pero, eto, tingnan ninyo. Pag-aralan natin. 10. Alam niyo sa 10, isa lang ang sinang-ayunan ko eh. Sapagat yung iba, ayaw ko kalahati lang sang-ayon ko nun. May dahilan ako at malalaman niyo kung ano dahilan. Ito lang ang sinang-ayunan ko eh. Kaya nilagyan ko ng kulay dark red na comment yan. Close in parenthesis, sa akin na yan. No? Na sabi ko, mukhang ito lang ang katanggap-tanggap sa listahang ito. Dali yung iba, kalahati-kalahati lang ang pagtanggap ko. Mamaya makikita nyo. Medya noche. Yung midnight ano to eh, di ba? Medya, gitna, noche. Ano ba yung noche? Kainan? Tama ba ako? Medya noche. Parang noche buena. No? One of the most valued Filipino New Year traditions. Because this is the time where family members are complete. O, diba? Kompleto kasi yung pamilya. Maganda yun. Masama ba ron? Wala tayong makita masama. Physically and spiritually, maganda. Maganda dahil sa nandun ang buong pamilya, nagsasama-sama. Alam nyo naman sa doktrina ng Kristyanismo, number one ang pamilya, pagkatapos nun sa Diyos. Diba? Ika nga, eh, yung pamilya, yung obligasyon natin sa pamilya natin. Maganda yung pamilya ay buo. Maring sa inyo eh, hindi naman tayo buong-buo 100%, pero yan ang isa sa mga magandang tradisyon ng Filipino tradition ng New Year. Yung Noche Buena o Medya Noche. Okay, yung number 2, hindi ko na sinasangayonan ito. Ang sinasangayonan ko lang yung wearing polka dots. Ang hindi ko sinasangayonan, na sabi nito, this Philippine New Year tradition is believed to bring prosperity and wealth because of the polka dots that represent coins. Yun ang hindi ko sinasangayonan.
Yung pagwe-wear ng polka dots, okay lang yan. Wala naman masama eh. Damit lang naman yan eh. Pero yung magkaroon ka pa ng ibang paniniwala tungkol doon, kaya ka nagsuot ng polka dots, dahil naniniwala ka na ikaw ay pagpapalain, magkakaroon ka ng pagyaman, prosperity, kasaganahan, eh nagkakamali ka. At baka ipagkasala mo yan, kapatid. Pero yung damit, walang problema. Yung paniniwala kung bakit ka nagdamit ng ganun. Nandun ang problema. Katulad din itong number 3. Jumping high at 12 midnight. Filipinos do this as they believe it will make them taller. Unang-una, hindi totoo yan. Eh. Dahil ginawa ko yan ng bata ako nung hindi pa ako nag-aaral ng Biblia. Nagtatalon ako ng midnight. Eh. Hindi naman ako tumangkad. Eh. Napakaliit kong tao rin. Eh. So, hindi totoo yan. Eh, kung susundin mo, katuwaan, ewan ko, katuwaan lang, ba't ka tatalon? Tumalong ka, okay lang. Pero kung nasa isip mo, natatangkad ka, marabo yun, mga kapatid. No? Alam natin hindi totoo yan. Oh, number 4, making loud noises, a lot of it. Ibig sabihin eh, yung pag-iingay. Masama ba mag-ingay? Pag New Year? Hindi naman siguro. Dahil pinapahintulot mag-ingay. Nagsasaya mga tao. Pero, kung ahaluan mo ng paniniwala na gaya na sinasabi dito, this Filipino New Year's tradition is believed to drive away bad luck and evil spirits. Yun ang nagpapasama ron. Yung paniniwala na mapapalayas niya yung mga bad luck at yung mga evil spirits. Yung paniniwala ngayon. Ngayon, kung mag-iingay ka, okay lang. Pero ano masama sa pag-iingay? Pag gumamit ka ng paputok, naman lalakas na paputok, na ipinagbabawal ang gobyerno, yun, masama rin yun. Physically, masama yun. No? Dahil, una-una, baka maputok ka, ikalawa, eh, lumalabag ka sa batas pag ginagawa mo yun. So, yun ang mga kapatid. Ano ba sabi rito? Preparing 12 round fruits for good luck. O kapag naghahanda ka ng 12 prutas daw na bilog, for good luck. Yung prutas, hindi masama. Maganda nga yun, may prutas. Masarap pata yun. At masustansya ang mga prutas. Pero kung meron kang paniniwala na believe to bring good luck for the whole year, eh para swertein ka sa buong taon, yun ang masama. Yung paniniwala yun. Pamahiin na naman yan. Number 6, eating pancit for long life. Pati pansit eh, nilagyan ng ano eh, ng pamahiin eh. Ang sarap-sarap kumain ng pansit eh. Lalo kung masarap ang pagkakaluto. Di ba? Pero kung sa pagkain mo ng pansit, eh nag-iisip ka na haba buhay mo, nagkakamali ka, scientifically rin. Para nagkakamali ka rin, medically, di ba? Bakit? Lalo na yung pansit bihon. Eh ano yan eh, rice noodle yan, galing sa rice. Eh parang kumakain ng sinaing. Diba, paano kung mataas yan, yung ano mo, diabetes mo. Di ba? Mataas ang sugar mo. Sa dami ng pansit na kakainin mo, hindi haba ang buhay mo. Iiksi ang buhay mo. Pero nahaluan ang pamahiin. Eh. Yung pansit, walang problema. Okay nga, may pansit tayo. Eh. Ano ba? Eating sticky rice cakes. Bukan nalang yan. Yung mga rice cakes, yung mga kalamay, yung mga bibingka, mga malalagkit. Dalang paniniwala, nanggaling nga sa Chinese itong mga itong paniniwala. Pati yung pag-iingay, di ba? Galing sa Chinese tradition yan. Na sabi nito sa eating sticky rice, di ba? Pag Chinese New Year, tikoy. Malagkit yung tikoy. Kasi believe to strengthen and improve the family's bond and relationship. Yung may paniniwala na patitibayin at ma-improve ang pagsasama ng mga pamilya. Dahil malagkit eh, parang nagkakadikit-dikit kayo. Parang ganun eh. Okay yung rice cakes. Huwag mo lang haluan ng pamahiin. Lahat ng handang yan, okay. Wala lang pamahiin. Palagi ko nababanggit ang pamahiin, mamaya makikita nyo kung bakit. O preparing whole pork. Whole pork, bumbaboy, lechon. Maraming lechon eh. Lechon lang naman eh. Alam mo ba, adobohin mo yung malaking baboy na buo. Lechon yan, yung pork. Whole pork eh. The port size represent prosperity. Prosperity, baboy. Pag napasobra ka sa baboy, di prosperity, aabuti mo yan. Eh. Maestro ka. Joke lang yon. Pero makikita nyo, ano yan, pamahiin na naman yan.
Lahat may kaugnayan sa prosperity pag New Year. Kaya yung bate, no? Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas and prosperous New Year. Talagang ano yun, nasa prosperous New Year. Parang talagang ang sentro yung prosperity, no? O preparing whole grilled fish. The scales of the fish symbolize coins. Symbolize coins. Pera na naman. Na pamahiin din yun. Yung pag-iihaw pala, ganun. Ngayon ko lang nalaman yan. Eh. Yung pag-iihaw na may kaliskis. Dahil yung kaliskis, mga bariraw yan, pera. Ito naman, opening windows and doors. Filipino New Year tradition is believed. O this Filipino New Year tradition is believed to get or to let good luck and prosperity enter the house. Para pumasok daw, bubuksan mo yung para pumasok ang mga swerte, mga prosperity sa bahay mo, pag New Year, buksan mo mga bintana mo, mga pintuan mo. Huwag mo lang kakalimutan sa rayan. Pasok ka na akit bahay pag nakatulog ka. Hindi totoo yun. Totoo yung akit bahay. Pero yung pagpasok ng prosperity, malabo yun mga kapatid eh. Pamahin. Sabihin na wala naman masama dyan. Wala naman masama. Pag observe mo pamahin eh. Alam mo yung kagaganon ng tao, yung mga nagsasalita niya, mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, siguro hindi nila nabasa. Ngayon, basahin natin. Para may share naman natin sa kapwa natin. Unang-una, panahon pa ng Old Testament, may instruction ng Diyos. Huwag natin tutularan ang mga ginagawa ng mga pagano. Mga pagano, mga hintil, mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. No? Panahon pa ni Moses to, dito mababasa po natin, na sabi rito, huwag gagayahin, huwag tutularan ang mga kaugalian na mga pagano. Sa Revised Tagalog Popular Version sa Levitico 18:3, huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalan ko sa inyo. Mga kaugalian tinutukoy niya, yung mga kaugalian tungkol sa kanilang mga paniniwala, tungkol sa Diyos, tungkol sa mga Diyos-Diyosa nila. Meron sila ibang paniniwala eh. At maraming pamahiin yan. Doon sa Ehipto, ganoon din sa pagpasok nila sa Kanaan, ang dami nilang kinatatakutan, maraming kung ano ng mga seremonyas, maraming mga paniniwala, kung ano lang, maisip siguro nila. Sabi pa din sa continuation, ang sundin ninyo, yung mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So yan, huwag daw gagayahin yung mga kaugalian. Yung mga kaugalian tutukoy dyan, mga may kaugnayan sa pananampalataya, yan, sa paniniwala. Eh, ano ba yung pamahiin? Paniniwala yan. O, ano pa sabi rito? Huwag mag-aral. Huwag mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga mansa. Sa Israel pa rin ito, binilin sa kanila bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Ang sabi rito, pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag ka mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga bansang yaon. Ano-ano ba yung mga karumal-dumal na mga bansang yaon? Sa sumunod na talata, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Masama bang maniwala sa pamahiin o mag-practice, magmasid ng pamahiin? Masama. Kay linaw-linaw naman yung naka-highlight na kulay asul dyan. Nagmamasid ng pamahiin. Ano pa? Tuloy natin. 18:11, o engkantador ng mga ahas o nakikipagsangkunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangkuni sa mga patay. So marami, di ba? Ang tinatarget natin yung pamahiin. Yun ang pinag-uusapan natin. Ang dami pinagbabawal. No? Ano pa sabi? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kaya pinalalayas ng Panginoon Diyos eh. Yung Kanaan eh. Dahil gumagawa ng ganun. Yung Kanaan na tinutukoy niya, pinalalayas sila sa harap mo ng Panginoon Diyos. Ang utos nga ng Diyos eh. Lipuli lahat yan. Ano pa sabi? Ikaw ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Sabi rin, magpakasakdal daw. O magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang mga bansang ito, yung papasukin nilang bansa, na inyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo.
So nakita nyo, no? Na ayaw ng news. Yung simpleng-simpleng pamahiin na yun. Observer of Times sa King James Version. So may kaugnayan yung mga paniniwalang yan, mga pamahiin sa espiritualidad, sa pananampalataya, na apektuhan ng pananampalataya ng tao. At may kaugnayan sa spirit world. So ganun yun. Di ba ganun yung mga pamahiin? O ano pa ang sabi? Tingnan ninyo, yung nangyari sa Israel noon. Sa halip na dumiretso sila, sumunod sa Diyos. Ang nangyari sa kanila, hindi nila totally sinunod ng Diyos, partially lang eh. So ang nangyari, nakisama pa sila sa mga gawain ng mga paganong bansang yun. Yung sinasabi ni David eh, na nadaanan natin to minsan sa ating lesson nitong pandemya. Ito, balikan natin. No? Sa Awit 106:34, di nila nilipol ang lahat ng taong naroon sa Kanaan. Tinutukoy mga Israelita kanina doon sa panahon ni Moses. Ito, panahon na ni David to. Di nila nilipol ang lahat ng taong naroon sa Kanaan. Bagamat ito'y iniutos ni Yahweh na dapat gampanan. Ibig sabihin, yung utos, ipatahin lahat yan. Eh. Mga nagmamasid ng mga pamahiin na yan, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos, etc. No? O ano nangyari? Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod. So nakita niyo, no? Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi dapat makisama sa mga maling gawain ng mga pagano. Kaya tayo, kung i-relate natin sa panahon natin yan, titingnan natin, susuriin natin. Kung ang isang tradisyon, lalo na ang tradisyon na merong kaugnayan sa pananampalataya, sa paniniwala natin, yun yung mga ano, yung tradisyon na medyo critical ng Diyos. Kasi maapektuhan yung pananampalataya mo. Kung ang tradisyon may kaugnayan sa pananampalataya at nakita mo na may bakas ng paganismo yan, at sa paganismo galing yan, ba, mag-ingat ka, kapatid. Baka imbes na nakapaglilingkod ka sa Diyos, hindi ka nakapaglilingkod sa Diyos. Dahil, huwag daw tayo makisama sa maling gawain ng mga pagano. Katulad na nangyari sa Israel. Ito pa, nung nasa Babylonia na sila, alam niyo, yung mga lingkod ng Diyos, hanggang sa panahon natin ngayon, pinalilibutan tayo ng mga pagan practices. Eh minsan, nahahalo sa Kristyanismo ang pagan practices. Na akala natin, okay lang, yung pala, teka, paganismo pala to. Ginawa lang Kristyan ang tunog. Ginawang biblical lang, pero practice pala ng pagan to. Nakita nyo, no? At tulad dun sa Babylonia, nasa Babylonia na sila, doon punong-puno ng paganismo to. Doon sila yung nadalambiag sa Babylonia. Ang sabi ni Jeremias, no? Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikita mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Marami silang mga paniniwala. Eh. Ano ba, huwag ninyong tularan o tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. Ano ba mga bansa? Yung mga Gentiles yun eh. Thus says the Lord, sabi ng Panginoon, do not learn the way of the Gentiles. The way of the Gentiles. Eh, minsan tayo mga Kristiyano, yung tradisyon natin eh, nahaluan ng the way of the Gentiles. Bakit? Sa Gentiles galing. At hindi ipinag-uutos ng banal na kasulatan. Na kapag tinignan mo ang kasaysayan, punong-puno ng paganismo ang kasaysayan, pinaganda lang sa panahon natin ngayon. Maraming ganoon, mga kapatid. At itong New Year, sa pag-celebrate natin ng bagong taon, nahahaluan din ng kung ano-ano mga practices ng paganismo. O, diba? Bata ako, mahilig ako sa paputok. Dahil enjoy na enjoy ako, dahil naisip ko rin, magdadala ng swerte sa akin, you know, na talagang maglalayo ng mga evil spirit. Baliwala sa atin, pamahiin. Nakakita naman natin, pamahiin, masama. Ayaw ng Diyos. Ito pa sabi, nung panahon ni Apostol Pablo, bagong tipa na to, sabi, huwag mong pag-aksaya ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pag sumikapa mo, maging makadiyos. Alam mo, mga pamahiin na yan, minsan, kadalasa yan, mga alaalamat lang yan. Mga fables, ika nga. Huwag daw natin pag-aksaya ng panahon. Parang sinasabi rito, huwag tayong magkano ng bahagi dyan.
Ito pa sabi ni Apostol Pablo, na tayo mga Kristiyano, siyempre nasa gitna tayo ng sanlibutan ito. Meron siyang payo rito, utos. Tinuturing nating utos to, hindi lang payo. Ang sabi nito sa ikalawang Korintos 6:14, huwag na kayong makipagkaisa sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Si Belial, si Satanas yan. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Huwag na tayo magkaroon ng pagkakaisa sa mga hindi mananampalataya. Pagkakaisa, pinag-uusapan dito. Yung unity, yung magkakaroon tayo ng unequally yoked together. Yoked together. Yun yung makipagkaisa, yung binasa natin kanina. No? Hindi yung pakikisamang ordinaryo to. Ano pa sabi nito? Tuloy natin sa 16. O di kaya'y ng templo ng Diyos, ano daw meron pakikisama? Dahil nagsimula yan. No? Sa huli natin binasa, maaari ba magkasundo si Kristo at si Belial? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyos? Ano daw ang kaugnayan nun? Wala. Walang kaugnayan yan. Hindi pwede pagsamahin yan. Yung anumang mga practices ng mga pagan at ng mga makadiyos. No? Di ba tayo ang templo? Kayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin na may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Templo tayo ng Diyos eh. Hindi tayo pwedeng mahaluan ng paganismo. Kaya sabi rito, kaya't lumayo kayo sa kanila, umiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So mga mananampalataya, hindi dapat magkaroon ng pakikisama. Yung pakikisama rito, yung malalim na pakikisama. Kaya nga, pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung yoke talaga. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi na natin sila pakikitunguhan na maayos yung mga hindi mananampalataya. Kailangan natin silang pakitunguhan ng nararapat. Kailangan makitungo rin tayo sa mga hindi mananampalataya upang maakay natin sila sa tamang pananampalataya. Ang ipinapaiwas dito, yung magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yung pakikipamatok talaga. Yung mga practices nila sa mga paglilingkod na may kaugnayan sa espiritualidad, i-absorb natin. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Pero kailangan tayo makisama sa kanila. Dahil sabi ng Panginoon sa Kristo dito sa Mateo 5:44, no? Kailangan ng pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ang buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo ng higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? O kaya nga, yung sinasabi ni Pablo rito na makipagkaisa ay mas malalim yun kaysa doon sa makikisama ka lang. Kundi ito, pakipagkaisa, yun yung huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya, huwag kayong makipagkaisa. Yun doon sa mga maling pananampalataya nila, mga maling paniniwala nila, mga pananampalataya tradisyon na sumasalungat sa mga prinsipyo at aral ng banal na kasulatan, mga tradisyon na nasasangkot ang paglilingkod sa Diyos. Nasasabihin natin eh, hindi naman natin na inaalay sa mga pagan ganyan eh, kundi inaalay naman natin sa tunay na Diyos eh. Hindi pwede yung ganun. Nasasabihin natin, hindi naman yung mga pagan god ang pinatutungkulan natin, kundi si Kristo naman yan. Hindi ganun, tingnan nyo sa Deuteronomio. Balik tayo sa Old Testament. Huwag ninyong tutularan ng kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga yun. Baka gayahin pa ninyo ang mga yun. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh. Huwag gagawin sa Diyos ang karumal-dumalagawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang mga anak bilang handog. O sasabihin nyo, hindi naman kami nagsusunog ng anak. Sample lang yan.
Sample yan, gaya ng pagsusunog. Eh marami silang ginawang, ginagawang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, eh dapat wag na natin i-apply yan sa tunay na Diyos. At ba hindi tayo nagsusunog eh? Baka sabihin nyo, nakalimit lang ba yan sa pagsusunog ng kanilang mga anak? Hindi. Hindi lang naman ganun ang kanilang ginagawa. Meron silang mga iba't ibang paniniwala na kuminsan ina-apply natin. So, ganun eh. Alam ba, sa pagdiriwang natin ng bagong taon, mga kapatid, wala namang ano yan eh. Sa atin, wala namang religious connotation yung pagdiriwang ng bagong taon. Parang isang celebration lang yan na panlipunan, social celebration. Hindi natin ipinatutungkol yan sa pagsamba natin sa Diyos. Kaya lang, inaayos natin yan dahil sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, eh dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi kasama yan sa biblical na pagsamba sa Diyos, yung New Year celebration. Kaya okay lang yan. Talaga naman magkakaroon ng New Year. May pecha talaga yan eh. Talaga naman December 31 ang last day ng bawat taon eh. Ngayon, sa pagpasok ng January 1, eh bagong taon na nga talaga. Eh ngayon, naging tradisyon yung ng mga tao na magdiwang kapag lumalagpas na yung, pag nagpapalit na yung kalendaryo. Eh hindi naman natin pinatutungkol yan sa pagsamba natin sa Diyos. Pero bakit natin pinag-aaralan ngayon yan? Sapagkat parang huwag tayong mahawa doon sa masasamang tradisyon ng pagdiriwang ng bagong taon. Kung magdidiwang tayo ng bagong taon, niayos natin, tanggalin natin lahat ng aspeto ng paganismo dyan. Sapagkat, at yan, yung pagdiriwang natin ng bagong taon, iayos natin. Total, maghihiwalay naman talaga ang panahon. Di, maganda, pinag-uusapan na rin natin, no? Yung kung ano mga bagay na dapat natin gawin. So, yan po mga kapatid, ang tungkol sa pagkadiriwang ng bagong taon. Ngayon, meron lang akong special mention bago natin iwanan yung paksang yan. Special mention lang, pag nagdiwang tayo mga kapatid, iwasin nyo to. Yung dito sa Galatia 5.21. Ano yun? Eto, listahan to ng mga gawa ng laman. Iwasan nyo sa pagdiriwang to. Pagkaingit, pagpatay, paglalasing. Yan tinutukoy ko. Paglalasing kalayawan. At iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Paglalasing, ano yung paglalasing sa King James Version? Yung kalayawan. Kalayawan, revelings. Revelings, mga kapatid, maski sa Greek word yan, ang katumbas niyan yung talagang nagwawala ka, nalasing ka na. No? Yung talagang reveling, eh, di ba? Talagang carousal, sabi nga, rioting. O, di ba? Ganyan yung mga susobrang kalasingan na. Kalasingan, yan yung sinasabi natin dito sa Tagalog Popular Version, pagkakatranslate yan. Pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Kaya kayo mga kapatid, kung kayo kakanta sa karaoke, no? Kung kayo magkakaraoke itong bagong taon at may halong alak pa yan na nung una ayaw nyo kumanta, malalaman mo paglasing ka na kapag inaagaw ka na, nang-aagaw ka na ng microphone, no? Na dati hindi naman. Mga kapatid, baka mauwi tayo sa paglalasing, sa walang taros na pagsasaya. Iwasan nun natin yan. Sa sobrang excitement nung kapaligiran, ang lakas mga impluensya ng paligid eh. Okay lang, magdiwang tayo ng pagsalubong ng bagong taon. Magsaya tayo. Pero behave, mga kapatid. Ibig sabihin, ilagay natin sa lugar ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya maganda nga na pag-uusapan natin na welcoming the new year, singita natin, in everything, give thanks. Magandang panahon din to para mapagbulay-bulay natin itong nakaraan taon, maghihwalay ang taon, count your blessings. Ika nga, tingnan natin yung mga naging pagpapala sa atin ng Panginoon, tingnan din natin yung mga naging problema natin, tingnan natin kung paano tayo tinulungan ng Panginoon. Alam mo, sa lahat ng bagay, dapat magpasalamat tayo. Itong year 2020, mga kapatid, ano ba ang naiisip natin na may pagpapasalamat natin sa Diyos? Itong matapos na ang taong o matatapos na ang 2020. Alam niyo, marahil masasabi natin, ito ang pinakamasahol na taon na naranasan ng ating bansa mula nung natapos ang Second World War. Bagamat hindi natin inabot ang Second World War sapagkat nagsimula yun noong 1941. Pero kung kayo ang edad ninyo,
May kapatid tayo rito na 90 anyos. Ibig sabihin, kung 1941 nagsimula yun, 11 years old siya noong Second World War. Kung kayo ay 90 years old. Ibig sabihin, kasi 79 years ago na yung Second World War. Kung ang edad mo ay 79, kasi silang mo lang habang nagdidigmaan. Natapos ang digmaan 1945, so 5 years old ka nun. More or less. Diba? Parang ganun, no? So, bira sa atin yung nasaksiyan ng may edad na tayo. Maliba nga kay Kaponching. Kamusta, Kaponching? Happy New Year, Kaponching. 90 years old, yung pinakamatanda natin kapatid. Tama ba, 90 o 91? Nakalimutan ako eh, pero line of 9 eh. No? 11 years old siya, o 12 years old siguro, noong panahon ng Hapon. O meron pa ba na inabot ang panahon ng Hapon? Ako, hindi ko inabot yun, mga kapatid. Kahit mukhang inabot ko lang. Pero hindi ko inabot yun. 1961 ako pinanganak eh. So, ibig sabihin, nasabi ko, yun ang, itong COVID-19 year 2020, yung pinakamatinding naranasan ng bansa natin, nakahirapan, bukod doon sa Second World War na naranasan. Na hindi naman natin naranasan yun, pero naranasan ng kasaysayan natin. At taong ito, mga kapatid, ginulat tayo lahat ng pandemya ng COVID-19. Isang pandemya na napatigil ang maraming bagay sa buhay natin. Ngunit hindi ang pagsamba natin sa Diyos. Kahit nawalan tayo ng physical na pagsamba, pero tuloy-tuloy tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At nananampalataya tayo na tinatanggap ng Panginoon Diyos na itong ginagawa nating broadcast na bahagi ng ating pagsamba. Pandemya ang nagpatigil sa atin ng ating mga physical na pagtitipon. Ngunit tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa yan sa dapat nating pagpasalamat bilang pangkalahatan, di ba? At bukod sa pandemya, tingnan nyo yung naranasan natin. Nung nakarang, itong taon na to, bukod sa pandemya, sa bungad pa lang ng 2020, bago ang pandemya, bungad pa lang, January, kung natatanda ninyo, yung pagsabog ng Taal Volcano. Kaya na nangyari yun? Ito, kinuha ko doon sa Rappler.com. No? January 12, araw ng Linggo. Natatandaan ko nga, araw ng Linggo. Pabunta akong kapehan nun. Nabalita ako, sumasabog, pero hindi masyado matunog. Pag-uwi ko na lang talagang, pag-uwi ko ng hapon, galing kapehan eh, doon ko na lang nasaksihan sa mga balita na dahil by Sunday night, ashfall, sabi nito, ashfall from Taal Volcano had reached Calabarzon and Metro Manila. Umabot sa Metro Manila, yung ashfall. Several areas near Taal Volcano also experienced power outages due to ashfall, lava, mud, and rocks. Alam natin kung paano nahihirapan yung mga kababayan natin doon sa area ng Batangas, sa Calabarzon. At naalala ko pa, yung anak ko pumapasok sa Makati, no? May mga ashfall din doon. Nagdadala sila ng face mask. Maabot doon sa Makati. Dito, bahagya, sa Santa Cruz, Maynila. Bahagya, medyo konti lang. Pero sa Makati, amoy na amoy pa. Diba? Ibig sabihin, kailangan mag-face mask ka nun. Nakita daw yung mga alikabok doon sa ano eh. Sa mga sakyan, sa mga sa lansangan. So matindi yun, no? At hindi pa nakaka-recover yung mga kababayan natin sa Batangas at sa area na yun, eh dumating na nga yung lockdown, yung coronavirus. At hindi ko na kailangan paliwanag lahat yan. Lahat tayo na nandito ngayon. Lahat kayo, tayo. Naranasan natin yan. Hindi lang sa Pilipinas, maging mga kapatid natin na kasama natin ngayon na nasa ibang bansa. Di ba? Hanggang sa panahon natin ngayon, wala pang bakuna. Bakuna darating pa sa March daw. Sa ngayon sa balita. Kaya nga, lockdown pa rin tayo. Limitado. Hindi na nga lang katulad ng ECQ. Medyo lumugluwag na ng konti. So yan mga kapatid, nakita natin.
At sangayon sa data na nakuha ko noong December 25 ko nakuha to. Coronavirus cases 467,601. 9,062 na pala namatay as of December 25 to. Ang naka-recover, marami-rami rin ang naka-recover compared doon sa ano, no? Sa 467, 430,000 naman ang na-recover. Marami na gumagaling, no? Kailang masama nito, alam natin ang gastos dyan. Daig pa yung inoperahan ka sa bato dyan. Umaabot ng 800,000 ang ginagastos dyan, kaya ayaw natin magkasakit yan. E buti pa nung operahan ka sa ibang bagay, kung minsan eh, 100,000 mahigit lang. Iba, wala pa nga. Eh dito, anong balita natin yan? Eh, pag na-hospital ka rin eh, 800,000 halos ang gagastusin mo rin. Iba, million pa iba, 1,000,000. So nakita nyo, iba, may tulong ng pilot. Kaya kandara pa rin, di naman totally tinutulungan 100%. So malaking gastos eh, di ba? Malaking ginastos yan, yung 430 na nakarecover. 430,000. Hindi ko alam kung na-hospital lahat yan. Sige, iba kasing recovery sa bahay lang. Mapalad tayo. Kung magka-COVID ka, sa bahay ka lang. So, yung mga negative na mga pangyayari sa bansa natin. Hindi lang yan. May apat na malalaking bagyo dumating sa atin. Sa gitna ng pandemya, nagsimula noong Mayo. May 11, yung bagyong Ambo. October 25, yung Kinta. October 31, Rolly. At noong November 9 to 12, Ulysses. Ulysses, yan yung uli, di ba? Yan yung mga kapatid natin sa doon, sa maasim. Eh talaga umasim yung paligid, dalagbaron, dalawang linggo ata. Eh talaga makita nyo, no, naapektuhan tayo yan. Yan yung mga ano, no, decommission during the 2020s. Yung mga names, decommission. Yan yung mga pangalan ng bagyo na hindi na muling gagamitin ng PAGASA. Kasi sila nag-iwan ng marka. Nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Malaking damage. Eh, hindi na nila gagamitin yan para hindi magkalituan sa future. Eh. Na Ambo. Pag sinuko yung Ambo, isa lang yun. Yung naka-damage na malaki noong May 11. So, hindi na gagamitin yan. So, kaya decommission yan, matitindi ang epekto nila. So, 104 billion ang damage sa Pilipinas noong bagyong yan. Billion, ha? So, bukod sa mga kalamidad na yan, mga kapatid, marami, no? Bukod sa mga pambansang kalamidad, lahat tayo, alam ko lahat tayo, ako, kayo, nakaranas ng mga kapigatian, problema, kalungkutan nitong taon na to. May mga nagkasakit, baka may nawala pa ng trabaho. May mga kapatid tayo na walang din ang hanap buhay. Dahil hindi pwede magbukas. Eh. May mga namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. At iba-iba pa, mga personal na problema. Pero sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring yan, mga kapatid, naririto pa tayo. Nabubuhay, kumikilos sa tigit sa lahat. Ay taglay-taglay pa rin natin ang ating PAGASA. Taglay natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo nangangamba. Nadadagdagan ang ating mga kaalaman sa salita ng Diyos. Nadadagdagan din ang sigla ng ating pananampalataya kahit ganyan ang naranasan natin nitong taon na to. Kaya nga masasabi natin, gaya na sinabi ni Pablo doon sa ating main verse, in everything, give thanks. In everything, give thanks. Sa ating main verse nga kanina, sinabi natin kanina, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Bakit kinakailangan tayo magpasalamat sa lahat ng bagay? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God. Ano ang will of God? Na tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, ipagpasalamat natin yan. Madali magpasalamat sa Diyos sa panahon ng kasaganahan at kaginawaan. Bagamat kung minsan marami din na nakakalimot kapag panahon na ng kaginawaan, nung panahon ng kahirapan,
dumadaing sa Diyos, nung ipagkaloob ng Diyos ang kanilang prayers, tinugon ng Diyos ang kanilang mga panawagan, nakalimot na upang magpasalamat sa Panginoon. Maraming ganun kuminsan. Sana wala sa ating ganun. Alam mo, sa talatang ito, nakita natin, sabi, sa lahat ng bagay, in everything, ibig sabihin sa anumang kalagayan natin, masama man o mabuti, mahirap man o maginhawa, sa lahat ng mga bagay, in everything, give thanks. Pinasasalamatan natin ang Diyos, hindi naman dahil doon sa kasamaan mismo na dumating sa atin. Halimbawa, nasagasaan ka ng LRT. Alam mo ba sabihin mo sa Diyos, Panginoon Diyos, maraming salamat at nasagasaan ako ng LRT. Nahulog ka sa jeep. Thank you Lord at nahulog ako sa jeep. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, sa kabila ng kasamaan na dumating sa iyo, ay nananatili ka sa panig ng Diyos. Nananatili ang iyong pananampalataya na ang mga resulta ng nangyaring masasamang bagay sa iyo, yun ay nagatid sa iyo upang lalo pang magtiwala sa Diyos. Itinula ka ng mga pangyayaring yun upang humingi ng saklolo sa Diyos. Upang matupad sa iyo yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan na ang Panginoon ang aking pagtitiwala. Upang ang pagtitiwala mo ay hindi mapunta sa sarili mo, kundi mapunta sa Diyos. Yun ang dapat mong ipagpasalamat na dahil sa masamang pangyayari sa iyo, ay natuto kang tumawag sa Panginoon. Nakita mo, natanto mo sa sarili mo na hindi mo kaya mag-isa yan. At yun ang gusto ng Diyos na tayo ay umaasa sa Kanya. Nagpapasalamat tayo dahil pinauulad tayo. Pinauulad nito ang ating mga pagtitiwala sa Diyos at hindi sa ating sarili. At natutupad sa ating sinabi rin ni Apostol Pablo. Kapag tayo nagpapasalamat, ano yung natutupad? Sinabi ni Apostol Pablo nung kinukwento niya na siya may sakit, tatlong beses siyang dumalangin sa Panginoon, hindi siya tinugon ayon sa kanyang prayer, pero tinugon siya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon Jesus, ang aking biyaya ay sapat. Sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Lalo nating nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa panahon ng ating kahirapan. At doon nga, dahil doon, dahil sumasagana ang kapangyarihan ni Kristo sa atin sa panahon ng ating mga pagdadalamati, ng ating mga kahirapan, ng mga pagsubok, ay nagagawa nating magpasalamat sa Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa lahat ng mga bagay, maging sa kahirapan. Madalas kong banggitin ang kahirapan sapagkat madalas, ang hirap-hirap magpasalamat kapag ikaw ay nakakaranas ng kahirapan. Hindi mo alam kung ano ay pagpapasalamat mo. Pero nalalaman natin, mga kapatid, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay tinuturuan tayo na nalalaman natin ang sukdulang ibubunga na mga pagsubok sa buhay na ito ay yung tayo'y magkaroon ng putong ng buhay. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos maging sa mga pagsubok dahil alam natin ang dulo nun ay makakabahagi tayo sa buhay na wala hanggan. Sabi nga rito sa James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So ganun yun, mga kapatid. Yeah, in everything, give thanks. Prayer and thanksgiving, magkasama yan. Kapag tayo nananalangin, kapag tayo sumasamo, ay dapat nagpapasalamat palagi tayo. Kahit hindi tayo nananalangin na humihingi sa Diyos, ay dapat magpasalamat tayo. Sabi nga rito, madalas natin share to. No. Itong Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So nakita nyo, no, nandun palagi sa ating prayer. May kailangan ka sa Diyos, magpasalamat ka rin. Ibig sabihin, ano pinapakita dyan? Maaari tayo magkaroon ng mapagpasalamat na puso kahit hindi tayo nakakaramdam. Kahit hindi natin nararamdaman yun dahil hirap na hirap tayo. Pero pwede pa rin tayo magpasalamat. Dahil sabi dyan, dapat magpasalamat tayo. May hinihiling ka, sumasamo ka, dumadaing ka, magpasalamat ka rin. Samahan mo ng pagpapasalamat yun. Maaaring dumadaan tayo sa maigpit na pagsubok.
Maaari may daing tayo. Ganun pa man ay makapagpapasalamat pa rin tayo. Maaring nasasaktan tayo. Ganun pa man ay kaya natin magpasalamat. Dahil kung hindi, hindi uutos ni Pablo yan. Nasabi, kalakip ng ating panalangin, kalakip ng ating pagsamo, dapat merong pagpapasalamat. Kalakip ng ipinapaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Samahan natin yun ng pagpapasalamat. Palaging kasama, tuwing lalapit tayo sa Diyos. Pag may kailangan tayo, nagpipray tayo, palaging may pagpapasalamat. Kahit nagpipray ka na wala ka namang hinihiling, pwedeng kang magpasalamat. Sabi mo nga rito sa Efeso 1:16, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Sa kanyang panalangin, may kasamang pagpapasalamat. Yan ang kinukuha natin dyan. Palagi may kasamang pagpapasalamat. Sa Colossians 4:2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Yung magbantay ng pagpapasalamat, may kaugnayan yan sa palaging pananalangin ng mga Kristiyano. Palaging may pagpapasalamat, nagbabantay kasi palaging nananalangin. Magpatuloy kayo sa pananalangin. So, palaguin natin mga kapatid, yung prayer life natin. Palagi tayong nananalangin. At tuwing nananalangin tayo, may halong pagpapasalamat. Ito ba sabi ni Apostol Pablo? Sa unang Timoteo 2:1, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, papanalangin mo yung iba, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, kasama yung giving of thanks sa prayer, sa mga intercessions, yung pamamagitan natin para sa ibang mga tao. Diba pinagpipray natin yung iba? Pag tayo humihiling para sa iba, kasama yung pagpapasalamat. At makikita nyo yung pagpapasalamat eh, palaging nasa buhay nating mga mananampalataya. Na araw-araw sa buhay natin, tayo nagpapasalamat. Kahit tayo umaawit, sabi nga rito, I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. No, sa Tagalog, sa 104 na awit, verse 33, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay, ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. So pagpapasalamat yan sa pamamagitan ng mga awitin. Alam nyo, pag tayo nagpapasalamat, ano ba ginagawa natin? Nagpupuri tayo sa Diyos. Amang Diyos, maraming salamat sa iyo, pinupuri ka po namin. Yung pagpupuri, pagpapasalamat din sa Diyos yan. Palaging ganun, parang magkakambal palagi yan. Magamat magkaiba ng kahulugan yan, nagpapasalamat ka, pumupuri ka. Ito pa, sabi rito, sabi nga ni Pablo rito, tingnan nyo, tungkol sa awit at pasasalamat. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting spiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Hindi pa tapos. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. So, nakita nyo, magkasama yun eh. Aawit ka, may kasamang pagpupuri, may kasamang pagpapasalamat. Alam nyo, ang Biblia ay punong-puno na maraming pagpapasalamat sa Diyos. Tingnan nyo yung mga talatang kinuha natin dito. No? Tingnan nyo, bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Sa Awit 106, verse 1, purihin ninyo ang Panginoon. O mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailaman. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakilaman. Tingnan nyo pa yung mga talata rito sa Biblia na kinuha ko na, pinutol-putol ko na para ipakita lang sa inyong bahagya, mga kapatid, na talagang ang pagpapasalamat, gawain yan ng mga lingkod ng Diyos sa bawat okasyon, may okasyon man o wala, araw-araw. Sabi rito sa unang kronika ng panahon ni David, 16:7, ng araw na yon ay unang iniutos ni David na ang pagpapasalamat ay awitin sa Panginoon. Yung pagpapasalamat na awit yun, this psalm to thank the Lord,
Ibig sabihin, meron silang awit eh. Ang unang utos ni David, awitin mo na yan yung pagpapasalamat. Kaugnay niyan, ito pa sa 25 naman, unang kronika, na may pagpapasalamat to give thanks at pagpupuri sa Panginoon. Magkakambal yun eh, no? Pag nagpapasalamat ka, kasi kasama rin ang pagpupuri dyan. Magkaiba yan, pero parang napapansin ko dyan, magkakasama, madalas. Madalas, kundi man palagi, pero mas madalas kaysa sa hindi magkasama yan. Sa Nehemias, itong panahon ni Nehemias, makatapos ng makabalik na sila mula sa Babylonia, pinabalik na sila sa Jerusalem, pinayagan na sila. Ito yung tinatayo nila, walls of Jerusalem. Upang pasimulan ng pagpapasalamat, to begin a thanksgiving in prayer, pagpapasalamat sa panalangin. Sa kanilang mga prayers, palagi may pagpapasalamat. Tingnan nyo, papanood ni Nehemias pa rin to. Yung pagtatalaga ng pader ng walls of Jerusalem. Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem, upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, may mga pagpapasalamat with thanksgiving at may mga awitan. Makita nyo, no, yung mga talata ng Biblia na nagpapaiwatig na ang mga lingkod ng Diyos ay palaging kasama sa mga gawain nila na sila'y magpasalamat sa Panginoon. 95, to na awit, lumapit kayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. 100 verse 4, magsipaso kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat. 147 verse 7, umawit kayo na may pagpapasalamat sa Panginoon. Isaiah 51:3, kagalakan at kasayahan ay matatagpuan doon, pagpapasalamat at tinig ng awit. So ganun yung mga kapatid, nakita nyo, no? Hindi natin in-elaborate yan. Ano na naman yan, parang kukwento lang yan. Pero nakita natin na palagi may pagpapasalamat. Hindi lang yan, marami pang iba. Pero hindi natin mabasahin lahat. Pero ito pa sabi rito sa ikalawang Korinto, ano ba nagagawa ng pagpapasalamat? Pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, gustong gusto ng Diyos na nagpapasalamat tayo sa Kanya. Sabi, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo. Upang ang biyaya habang parami ng parami, ang mga taong naaabot nito ay magparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Habang daw parami ng parami yung mga naabot ng biyaya ng Diyos, ay lalong dumadami ang nagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, naluluwalhati ang Diyos kapag ang tao ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. So yun o mga kapatid. At sa huling talata nating babasahin tungkol sa Thanksgiving, ito sabi rito sa Hebreo 13 verse 5. Huling talata po natin ito, mga kapatid. Kaya't sa pamamagitan niya ay magandog tayo. Magandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay nambunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sa wikang Ingles, sa King James Version, by Him, ibig sabihin by Christ, by Jesus Christ, therefore, let us offer the sacrifice of the praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Pansinin ninyo, sa pamamagitan ni Jesus, ay inuutusan tayo na maghandog, mag-alay ng ano, ng sacrifice to God. Offer the sacrifice of praise. So yung sacrifice of praise, yung pagpupuri ay isang handog, parang isang sacrifice handog. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing sacrifice, paghahandog sa Diyos, yan ay may direktang kaugnayan at bahagi ng ating pagsamba sa Diyos kapag tayo pumupuri sa Diyos. At ang pagpupuri na yan ay may kasamang pagpapasalamat. Dahil sabi sa makatuwid, ay nang bunga ng mga labi, bunga ng mga labi. Binibigkas natin sa ating mga bibig ang pagpapasalamat. Thank you Lord. Maraming salamat. O Diyos, pinupuri ka namin. Ganun. No? Na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yung nagpapahayag ng kanyang pangalan, katumbas niya sa English, giving thanks to His name. Pag ipinapahayag mo ang kanyang pangalan, ay parang katulad nung sa King James Version, nagbibigay ka ng pasalamat sa kanyang pangalan. So, pagsamba rin sa Panginoon Diyos. Sa Panginoon Diyos yan. Hindi naman palagi tayong nangangailangan, di ho ba?
Ako'y naniniwala, hindi naman lahat ng sandali ay nangangailangan tayo na para humingi tayo sa Diyos. Lalapit lang ba tayo sa Diyos pag meron tayong kailangan? Parang ginagawa lang natin ng bombero, na bombero ang Diyos, na in case of emergency, eh doon ka lang tatawag sa Diyos. Hindi ganun, di ba? Dahil may mga panahon na mapayapa ang ating buhay. Mga panahon na masaya tayo. Mga panahon na ang lagay natin ay okay lang. Yung mga panahon na yun, maging sa mga panahon na yun, na hindi mo kailangan manalangin dahil wala kang hihilingin sa Panginoon Diyos. Wala kang kahilingan dahil okay na okay ka. Pero manalangin pa rin tayo, mga kapatid. Manalangin tayo ng pagpapasalamat, ng pagpupuri sa Panginoon. Parang ganyan ang sinasabi dyan. Na, sabi nga rito, palagi tayo mag-offer, offer the sacrifice of praise to God continually. No? Kaya sa Tagalog, magandog tayong patuloy ng alay. Patuloy, continuous. Continuous na alay. Kahit wala tayong problema, lumapit ka sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Para natin purihin ang Panginoon Diyos. Panalangin dahil kausap mo ang Diyos. Hindi naman common na nanalangin ka, meron kang ihilingin lang palagi. Di ba? Paring, sa panalangin mo, nakaluhod ka, ano man posisyon mo? Nakatayo ka, naglalakad ka, sa mandako ka nandun, nakasakay ka sa bus, nandun ka sa sasakyan mo. Ano man ang inyong kalagayan, mga kapatid, na kahit wala tayong kailangan sa Diyos, manalangin tayo para magpasalamat, para pumuri. Hindi yung tatawag ka lang pag may kailangan ka. Pwede mo naman sabihin sa Ama, ibulong mo yan. Nananahimik ka doon sa sasakyan, ibulong mo sa iyong isipan. Wala kang hinihiling, magpasalamat ka. O Diyos, maraming salamat dahil wala akong kailangan. Wala akong kailangan ngayon. Pinupuri kita. Maraming salamat sapagkat ikaw ay napakabuti. Pinupuri kita dahil napakabuti mo. Pinupuri kita sa iyong katapatan na walang hanggan. O di ba yan yung mga bagay na pagpapasalamat natin? Wala tayong kailangan eh. So, magpasalamat tayo. Wala tayong kailangan. Sa araw-araw na pagising mo sa umaga, bago ka tumayo sa igamo mo, bumulong ka ng pagpapasalamat dahil iningatan ka ng Panginoon Diyos sa buong magdamag at ikaw ay nagising pa upang harapin ang isang panibagong araw sa buhay mo. Di ba maganda yung ganun? Pagising mo sa umaga, bago ka tumayo, Lord, maraming salamat po. Buhay pa ako. Iningatan mo ako sa magdamag. In Jesus' name, thank you. Thank you, Lord. Pinupuri kita. Ganun lang kasimple. Kung araw-araw ginagawa natin yun, sa isipan din mo naman kailan lumood eh. Kahit nakahiga ka pa naman, Lord, pagdilat mo, Lord, maraming salamat sa iyo. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Sa ting bago ka kumain, kakain ka, merienda man yan, konti man lang yung kakainin mo, okay lang yan. Bago ka kumain, pasalamat ka dahil may kakainin ka pa. Yun ang pagpapakilala mo sa Diyos. Na nagpapasalamat ka sa pagkain, kahit pinagpagura mo yan, kahit ginastusan mo yan. Yun ang pagkilala mo sa Diyos na alam mo na siya ang nagbigay sa iyo ng kalakasan upang makapag-produce ng kanyang bagay. Nakita niyo, no? Hindi tayo mawala ng pagpapasalamat sa Diyos. Kapag ikaw may sakit, magpapasalamat ka, may sakit ka na, oo, magpasalamat ka. Hindi dahil nagkasakit ka, magpasalamat ka na sa kabila ng iyong pagkakasakit, ito ngayon iinom ka ng gamot. May mga taong nagmamahal sa iyo, nag-aalaga sa iyo. Pasalamat ka sa Diyos dahil sa kanina. Pasalamatan mo ang Diyos dahil meron ka pang iinoming gamot na maaaring makalunas sa iyong karamdaman. Kapag ikaw ay naghahanap buhay sa araw-araw, pagkatapos na maghapong pagtatrabaho mo, pasalamatan mo ang Panginoon Diyos. Dahil nagampanan mo na naman ang iyong tungkulin sa iyong hanap buhay at meron ka na namang karagdagang sweldo para sa araw na iyon. Sa pagtulog mo sa gabi bago ka pumikit, magpasalamat ka sa Diyos para sa buong araw na kanyang ipinagkaloob sa iyo na naging mabunga ang araw mo. Nagampanan mo ang iyong tungkulin sa kapwa mo, sa pamilya mo. Ang dami natin magpapasalamat sa Diyos. Sa gitna ng pandemyang ito, mga kapatid, mahigit na 9 singkad ay tayong lahat ay hindi pinabayaan ng Diyos at hanggang sa mga puntong ito ng buhay natin ay taglay-taglay natin ang ating mga buhay at hindi lamang ang ating mga buhay
kundi maging lalo na ang ating pananampalataya. Nakapagsasagawa tayo ng pagtitipon, nakapag-aaral tayo ng kanyang mga salita, lumalago tayo sa ating pananampalataya, nadadagdagan ang ating mga kaalaman. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos dahil diyan, na sa buong taong singkad na malapit na matapos, pasalamatan natin ang Diyos at haharap pa tayo, nakakaharap pa tayo sa Kanya. Sa Kanyang banal na harapan, na patuloy na taglay-taglay natin ang ating mga karapatan upang maglingkod sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Marami tayong may pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat at naway nakinabang tayo. Muli po tayo manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hindi tayo mauubusan ng ipagpapasalamat sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos.